Hello mga ginigiliw kong mag-aral sa ikasyam na grado. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating talakayan sa ating pag-aaral sa Araling Panlipunan 9. Ngunit bago yan, ay papasukin muna natin ang ating intro video. Sa ating nakaraang video nga ay pinag-usapan natin ang pagsusuri ng demand. At batay sa ating nalaman, ang relasyon ng demand at presyo ay inverse o magkasalungat. Napag-aralan din natin kung paano gamitin ang demand function para malaman ang quantity demand ng isang produkto batay sa iba't ibang presyo. Natuto din tayo kung paano buuin ang demand curve at demand schedule. So napatunayan natin sa pag-aaral sa konsepto ng demand na kapag mataas ang presyo, bababa ang demand sa isang produkto. At kapag bababa ang presyo, ay tataas naman ang demand ng isang produkto. Sa videong ito ay atin namang talakayin ang konsepto ng supply. Yes! Kaya ilabas na natin ang ating mga ballpen, ang ating mga papel, at ang module sa AP 9, module 8, ang konsepto ng supply. Ano nga ba ang supply? Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer o mga negosyante sa mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ito yung mga bagay-bagay na gustong ibenta ng mga producer o mga negosyante para sa mga consumer. Sa pagbebenta, meron tayong sinusunod or meron tayong sinasabing batas ng supply. Ano tong batas ng supply? Ang batas ng supply ay nagpapakita na may direkta o positibong ugnayan ang presyo at dami ng produkto sa ating pamilihan. Kapag mababa ang presyo ng produkto o serbisyo, mababa din ang supply nito. At kapag mataas ang presyo, tataas din ang supply ng produkto o serbisyo dahil nga ang mga producer o ang mga negosyante ito ay nais nilang kumita. So kapag mataas ang presyo, dadamihan nila ng supply nito. Pero sa tuwing bababa naman ang presyo, ay magbabawas sila ng mga produktong kanilang ibebenta sa merkado. Ito ay tinatawag nating ceteris paribus. Ang ceteris paribus, ibig sabihin ay ipinapalagay na ang presyo lamang ang nakakaapekto sa pagbabago ng dami ng supply or quantity supplied. So, ibig sabihin, ina-assume natin na ang nakakaapekto lang doon sa supply ay ang presyo sa pamilihan. Na alam naman natin na hindi lang yung presyo ang nagiging batayan ng pagtaas ng supply o pagbaba ng supply. So, sa pagkakataong ito, ang i-consider lang natin ay ang presyo ng isang produkto. Ano ang kaugnayan ng presyo sa quantity supplied or QS? Ang presyo ang magtatakda sa pagdami o pagbaba ng lilikhaing produkto o serbisyo ng isang producer. Dahil nga, mas nanaisin nilang magbenta ng maraming produkto o serbisyo kapag mataas ang presyo upang lumaki ang kanilang kita. Oo nga naman. Siyempre, kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, mas gugustuhin ng mga negosyanteng magkaroon ng maraming supply nito. Meron tayong tatlong paraan upang maipakita ang ugnayan ng presyo at supply. Una ay ang supply function. Pangalawa, ang pagpapakita ng supply curve. At ang pangatlo ay ang supply schedule. So sa pamamagitan ng tatlong to, maipapakita natin ang relasyon ng presyo
at supply. So, una nating pag-aaralan ang supply function. Ang supply function ay isa ring paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supply. At ito ay may papakita sa pamamagitan ng unang equation, QS is equal to F times P. Kung saan, ang QS ay kumakatawan sa quantity supplied. At ito rin ang tumatayong dependent variable natin. Habang ang P naman o presyo ay independent variable. Ang pangalawang equation ay magpapakita ng mas madaling paraan para ating malaman ang quantity supplied ng isang produkto batay sa ibinigay na presyo. So ito, QS is equal to C plus B times P. Kung saan ang QS ay kumakatawan sa dami ng supply, ang P, presyo, ang C ay intercept bilang ng QS kung ang presyo ay 0 habang ang B naman ay slope. Subukan nating gamitin ang supply function na QS is equal to 0 plus 4P. Suppose ang presyo natin ay 5 pesos. Meron tayong produkto dito. Ang produkto natin ay mansanas. Okay. Kung ang presyo ng mansanas ay 5 pesos kada piraso, ilan kaya ang quantity supplied or ilang mansanas kaya ang gustong ibenta ng mga producer or mga negosyante? So, gamit ang supply function na yan, magsasubstitute lang tayo. US is equal to 0 plus 4 times, ano yung P natin? That is 5. So, 4 times 5. US is equal to 0 plus 20. So, 0 plus 20, ibig sabihin, sa presyong 5 pesos, maglalabas ang mga supplier or mga negosyante ng 20 piraso ng mansanas. What if gagawin nating 15 pesos ang bawat isang piraso ng mansanas? Ano kaya ang QS nito or quantity supply nito? Ilan kaya ang gustong ilabas sa merkado na mansanas. Okay. So, magsasubstitute pa rin tayo gamit ang supply function na yan. QS is equal to 0 plus 4P. QS is equal to 0 plus 4 times yung P natin, which is 15. So, meron tayong QS is equal to 0 plus 4 times 15, that is 60. 4 times 15, that is 60. So, ang QS natin ay 60 na piraso. So, kung mapapansin ninyo, from 5 pesos to 15 pesos, tumaas din ang ating quantity supplied, which is from 20 going to 60. Ibig sabihin, habang tumataas ang ating presyo, ay lumalaki din ang bilang ng mga produktong nais ibenta ng ating mga producer. What if given ang ating quantity supplied habang ang P ang siyang unknown? So gamit pa rin ang ating supply function na QS is equal to 0 plus 4 times P, magkakaroon tayo ng magta-transpose tayo to come up with a new function. That is, QS is equal to 0 plus 4 times P. Ita-transpose natin. Magiging negative 4P is equal to 0 minus QS. Bakit? Anong nangyari? Bakit naging negative 4P na siya at naging minus QS na siya? So, ang sinunod natin dito, nag-transpose kasi tayo. Since ang hinahanap natin ay presyo, inilabas natin ngayon, inilipat natin from right yung ating positive 4P or plus 4P, inilagay natin dun sa kabila. So, from positive 4P, naging negative 4P siya. Dahil ang rule dyan, kapag naglipat tayo, mula dyan sa equal sign na yan, naglipat tayo sa kabila, mag-change ng sign ang ating number. So, maging negative 4P. So, yung QS natin, inilipat natin sa kabila. Positive QS, lilipat sa kabila. Magiging negative QS siya. Okay? So, eto na ang bagong function na gagamitin natin since ang ating unknown ay presyo.
So, magsasubstitute lang tayo. Negative 4p is equal to 0 minus 4t. Okay? So, meron tayong kailangan tanggalin natin yung negative 4 dyan. Paano natin matatanggal? Para sa ganun, ang matitira ay p lamang kasi yun ang hinahanap natin. So, we are going to divide it by negative 4 both. Okay? So, that is magka-cancellation tayo. Negative 4 divided by negative 4. So, ang matitira lang dyan ay p. So, negative 4t divided by 4, negative 4, that is equal to 10. Na ang ibig sabihin, sa presyong 10 pesos ay maglalabas ang mga negosyante ng 40 na piraso ng mansanas. What if ang quantity supplied natin ay 10 pesos? Paano nangyari? From 40 pieces, magiging 10 na lang siya. Ang nais ilabas ng mga producer or mga supplier, 10 na lang ang gusto nilang ilabas. Bakit kaya? Anong nangyari sa ating presyo? Titingnan natin. So, gamit ang ating panibagong function, we have negative 4p is equal to 0 minus q. Eh, saan natin kinuha yan? Ulitin ko. Kinuha natin, nag-transpose kasi tayo gamit ang ating original function, yung ating original supply function, which is qs is equal to 0 plus 4p. So, meron na tayong negative 4p is equal to 0 minus qs. So, since meron tayong qs, magsasubstitute tayo. So, negative 4p is equal to 0 minus your qs, which is 10. Okay? So, yan. Negative 4p is equal to negative 10. Negative 10. I-divide natin both sides ng negative 4 para ang maiwan ay ang ating presyo. So, negative 4, magka-cancellation tayo. Negative 10 divided by negative 4, that is 2.25. So, ibig sabihin, ang nangyari sa presyo ay bumaba ng bumaba ng bumaba. From 10 pesos to 2.50 centavos. Kaya, ang nangyari naman sa supply ay from 40 pieces, naging 10 pieces na lang siya. Dahil nga doon sa epekto ng pagbaba ng supply. So, yan. Meron tayong susunod na exercises pagkatapos nating ma-discuss ang ating supply schedule at ang ating supply curve. Meron tayong supply schedule. So, from the supply function na ginamit natin, na-compute natin ang mga iba't ibang presyo at iba't ibang QS. So, pagsasamahin lang natin yon. Itong supply schedule na to ay isang talaan ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. So, pagsamahin natin ang ating presyo at ang quantity supplied. So, meron na tayo dyan. Sa presyong 15 pesos, nais maglabas ang mga supplier o producer ng 60 na piraso ng banana Q. Okay, banana Q ang product natin. Nung naging 10 pesos na lang siya, bumaba ang quantity supplied natin to 40. And then, nung naging 5 pesos, ang presyo, naging 20 na lang. At, nung 0 ang presyo, ibig sabihin libre, hindi na sila naglabas ng, ayaw na nilang maglabas ng kanilang produkto. Wherein, pag tiningnan mo ang supply schedule ng banana Q, makikita mo na dito yung direktang relasyon o ugnayan ng presyo sa ating quantity supply. So, habang pababa ang ating presyo, pababa naman ng pababa ang bilang ng produktong nais ipagbili ng mga supplier or ng mga producer. From our supply schedule, gagamitin natin yon para makabuo tayo ng supply curve. Ano tong supply curve? Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo sa quantity supplied. Kung ang ating supply schedule ay isang table,
Okay? Ito namang supply curve ay isang graph na ipinapakita ang ugnayan ng presyo sa quantity supply. So, gamit pa rin ang ating supply schedule kanina, we will come up with this supply curve. Gaya sa demand curve, kung mapapansin ninyo, ang ating y-axis ay presyo, habang ang ating x-axis ay quantity supplied naman. So yan, sa bawat unit, nire-remind ko lang kayo, sa pagbibigay ng value sa bawat unit na yan, dapat pare-parehas lang. So 0 sa gitna, then 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 16. So pare-parehas ang interval ng mga yan. Hindi pwedeng 2 yung una, then 3, then 6. Hindi pwedeng ganun. Dapat pantay-pantay yan. Dito naman sa ating x-axis, meron tayong from 0 to 20, to 40, 60, and 80. Pagbabasehan natin ang supply schedule kanina, sa punto D, unahin natin yung punto D. Sa presyong 15 pesos, gustong mag-produce ang mga supplier ng 60 na piraso ng banana cube. Okay. Sa presyong 10 pesos, 40 na lang ang gusto nilang palabasin. Habang sa presyong 5 pesos ay 20 na lang. Okay. Nung 0 ang halaga ng isang pirasong banana cube, wala na rin gustong ilabas na supply ng mga negosyante. So from that, i-coconnect lang natin yung mga yan from punto A, B, C, and D. Yan na yung tinatawag nating supply curve. Pinapakita sa graph na nasa itaas ang direktang ugnayan ng presyo at sa dami ng gusto at handang ipagbili ng mga producer sa mamimili. Nakakabuo ito ng isang kurbang pataas o upward sloping curve. Makikita mula sa punto B hanggang punto D na habang tumataas ang presyo ng banana cue, tuwiran namang tumataas din ang pagdami ng supply ng banana cue. Kung ito'y titignan mula punto D patungong punto B, makikitang sa tuwing bumababa ang presyo, bumababa din ang bilang ng dami ng banana cue na handang ipagbili. Tinatawag itong paggalaw ng supply sa iisang kurba o movement along the same curve kapag ang nagbabago lamang ay ang presyo. Okay. So, naintindihan ninyo? Kailangan natin ang ating supply function para makabuo ng table or tinatawag nating supply schedule. Then, from our supply schedule, makakabuo tayo ng supply curve. Sa kahit alinman sa tatlong to, ay makakapagpakita ng relasyon ng presyo at quantity supply. So, ulitin natin anong relasyon nila. Ang relasyon ng presyo at quantity supplied ay direkta. Nang ibig sabihin, habang papataas ng papataas ang presyo, papataas at papataas din ang dami ng produktong nais ipagbili. At kung ito man ay bababa, bababa din ang bilang ng mga produkto o serbisyo na nais ipagbili. With that, meron na tayong activity. Okay? Halina't mag-graph tayo. Mag-isip at pumili ng isang produkto na kailangan mo araw-araw. Ilapat ang pangalan ng produkto sa patlang na bahagi ng supply schedule at iplot ang supply curve nito sa nakalaang graph batay sa iyong natutunan. Isulat ang iyong nagawang supply curve sa iyong activity notebook. Okay, so ano bang napili mong produkto? Let's say, sabihin natin ball pen. Okay. So, ito, meron na tayong presyo ng bawat piraso, which is, sa presyong 5 pesos, meron tayong 50 na quantity supplied. Kapag 10 pesos naman ito, 100 na is i-produce. Kapag naging 15, 150. At kapag naging 20 pesos ang isang ball pen, 200 ang nais ilabas na produkto sa merkado.
From this, gagamitin mo ang supply schedule na to para makabuo ka ng isang supply curve. Sa letter B naman, magko-compute tayo. Gamit ang supply function na QS is equal to 0 plus 4P. Computein ang hinihinging datos para makumpleto ang schedule na nasa ibaba. Ipakita ang iyong computation sa activity notebook. So, ang sa ating punto A, ang ating unknown IQS, meron tayong presyo na 10 pesos. Sa ating punto B, ang unknown dito ay ang presyo at meron tayong 60 na quantity supplied. Sa punto C at punto D, meron tayong presyo at ang unknown naman ay ang ating QS. Okay? So, gawin ito sa inyong mga activity notebook. Sana ay marami kayong natutunan sa video ito. At sa ating susunod na episode, ay tatalakayin natin ang interaksyon ng demand at supply. Pagsasamahin na natin ang komputasyon ng demand at supply sa merkado. Maraming salamat. And with that, please subscribe to this channel to be updated with our video lessons. Thank you, and together we learn as one.